Okay, so after po ng seismic, pwede na tayong lumipat sa next definition. So ito pong next definition, optional lang to. So ito yung next na natin is wind definition. Okay, kasi hindi naman magugovern yung wind dito sa structure. Pero po, ituturo ko na rin sa inyo, in case po na high-rise na yung gagawin nyo, critical na yung wind. Okay, so madali lang naman gamitin eh. So gagamitin natin yung wind definitions, then mag-a-add tayo. Magkatanong siya ng type. Yung tinutukoy po niya dyan na type, so ganito po yan. For example, yung wind load niya po is papuntang positive X. So syempre, unang tatamaan ng wind, ito pong wall na yan. So ito po, windward yung type ng wall. Tapos dadaan yung wind dito sa side, magkabilang side. Itong wall na to, ang type ng wall na yan, side wall. So ang tendency po, so kung dito po windward, dito po yung wind, ang gagawin niya, hihilahin niya yung wall palabas. Side wall yung type na yan. Pagdating naman ng wind sa likod, suction naman yun. So meron kayong leeward. So ibig sabihin po, sa isang direction, meron kayong tatlong type. Dalawa yung direction nyo. So meron kayong six types na i-create dito. Okay? Pero syempre, pwede nyo ma-reduce yun kung symmetrical yung yung building. At tulad nito, symmetrical. So yung wall na to, equal lang dun sa wall na yun. Magka-cancel out lang yung side wall. Kasi opposite direction. Sa along X. Sa along C din, papunta dito, symmetrical, symmetrical. So magka-cancel out. So hindi na kailangan mag-side wall. Okay, so type 1, windward X. Type 2, leeward X. Then type 3, windward Z. Then type 4, leeward Z. Ayan, 4 types na kailangan nyo. And kanina dun sa truss, ginamit natin yan, pero hindi ko na pina-understand yung type. Kasi calculator lang naman siya. Okay? So, pero dito gagamitin natin siya. So, kaya i-correct nyo na. Okay, so next, define natin yung pressure para dun sa type 1. Yung wind nyo po is along X. Okay, so paki-highlight yung type 1, then add. Then same process, ipapakalculate natin sa kanya. Calculate. And then katulad po ito nung ginawa nyo kanina dun sa common, apat na beses nyo uulitin yon sa 1, 2, 3, 4. Pare-pareho lang yon. So ayusin natin. Ano yung nilagay sa select type? Custom lang yan, sir. Basta calculate. Kasi yung isang code dyan, Russian code yun. Okay, so same pa rin ako kanina, ASCE 7-2010, building classification, category 3, then 260 kilometers per hour. So yun lang ulit, exposure B, building structures. So yan ulit. Okay, then apply. And then next, building data. So ito na, buo na yung building nyo, so dimension na ito ng building. So unahin natin yung building height. Building height, 8.9. And then, building length along direction of the wind. So, yung kinocompute natin is windward X, along X. So, yun yung dimension along X, 31.7. Pabunta na kasi yung wind. Okay, and then, building length normal to the direction of the wind. So, siya naman yung perpendicular dun sa wind. Siya yung 9.5. Okay, itong frequency tsaka damping ratio, so sa dynamic analysis yan ginagamit. So, default na lang yan. Okay, then enclosure, syempre po, enclosed building kasi may mga window kayo dyan. And then, okay na, apply. Okay, and then syempre, building design pressure, windward. Apply nyo na. Then, pwede nyo na i-click yung okay, na-define nyo na po yung wind nyo. So, make sure same tayo ng value. So, sa height na 8.9, meron tayong 1.65 kilopascal. Okay, so pag nagkamali kayo, so posibleng may meron lang kayong di na-edit dun sa mga parameters. Calculate lang ulit kayo. Okay, kaya lang pag nag-recalculate kayo, madadagdagan ng pang number 16. Gawin nyo lang, click nyo yung 16, tsaka nyo i-delete yung sobra na value. Okay, then i-add natin yan. Ito na yung para sa type 1. Magkakaroon na kayo ng intensity under type 1.
Ayan. Pero hindi pa po magko-close yung dialog box. Magtatanong siya ng exposure. Nakalagay dyan, factor 0. By the way, by default, naka-assign po sa lahat ng nodes, factor 1. Ibig sabihin, naka-expose lahat ng nodes. Okay, pero ito po, exposure factor 0. Optional lang to. May ibang way po kasi pag-assign ng win. Yung isang option yung tuturo ko sa inyo. Kasi ito medyo mahirap kasi mag-click pa kayo ng nodes. Yung isa, gagamitin nyo lang range. So, i-range nyo lang. So, huwag nyo nang gamitin ito. Ignore nyo na lang. Importante, meron kayong na-create na intensity. Okay, sige. Pag-continue yung type 2, 3, and 4.